Hey guys, kumusta? So, this episode, ano naman tayo? Kape naman tayo sa hapon. Alright, so, alam mo, pinag-iisip ko naman na karang araw. Alam nyo ba kung bakit hindi nagiging profitable na tuloy-tuloy ang isang trader kahit siya ay nagpo-profit na? So, samahan mo ako today. Meron tayong, ito yung kailangan yung ginagawa para hindi kayo lagi na overtrade. Alright, samahan nyo ako. Let's go, Miranda. Tara, Miranda. Samahan nyo ako habang nagkakape tayo sa hapon. Let's go! Okay. Alam mo, Miranda, one of the things na dapat kasi nagiging level of habit na natin or habit natin is dapat marunong tayong mag-rest. No, yun yung importance ng resting chair na to. And we need to find a time na dapat wala tayo sa ating mga upuan or trading zone. We need to get out of our trading zone and look for an open atmosphere like this. Pwede kang tumakbo or mag-jogging, mag-gym ka, no? Or magkape ka lang, go to a coffee shop, no? Tapos talagang umalis ka ng bahay nyo and shut your phone. Kasi pag hindi tayo umalis sa ating mga stations, it's gonna be the time when the market will be really into us. Magiging in the zone ka eh. And kadalasan, talagang darating ka sa panahon na hahabuli mo talaga bawat candle because you cannot get out of your trading zone. No? May purpose but may trading zone, pero dapat we're not always there, no? Just always dedicate a time, no, para doon ka. So, for me, ako naman, I just go around this area, samahan mo ako, halika. So, ang ginagawa ko, sabi ko nga, this is where I sit. Matambay lang ako dito. Minsan, ginugupit ko itong mga halaman na to. Di ba? Tapos, minsan I go to my fish. So, I samahan mo pata ko sa mga isda natin. Alright, Miranda. So, that's actually what we do outside. Ito naman yung flower horn natin. Now, let's go inside. Pakita ko sa inyo yung ating medyo mas malaking tangke that helps me de-stress and get out of my trading zone. Tara, let's go. Let's do this. Ayan. So, Miranda, I want you to meet my aquarium. Nakita nyo sa mga live natin. So, dito, meron akong mga angel fish. Ayan. Meron din ako yung medyo malaking yun. Yan, nag-hello-hello siya. Yan, si albino giant. Tawag siya albino kasi puti. Si albino giant. Tapos, feeling niya hari siya dyan. Inaaway yung mga tiger Oscars natin. Yan. Pero mabait naman siya. Mabait naman. Tapos, meron ako doon. Itong medyo nakadikit sa gilid. This one. Meron tayo na tagalinis yan, janitor fish yan. Tapos, nasa taas lang din nakikita. Meron tayo arwana na maliit. Magkakapatid sila, they're tankmates, kaya hindi sila nag-aaway for some reason. And meron ako makulit ito, makulit na makulit to. Lagi siyang galaw ng galaw, si Paroon Shark natin. Yan. So, why am I showing this to you, Miranda? Kasi, for me, importante na tayo, meron tayong pastime, Miranda. No? So, dapat we are out of our trading zone. Gawa ka ng paraan, gawa ka ngayon, hanap ka ngayon sa bahay mo, the space, no, that can help you get out of your trading zone. Para hindi ka ma-overtrade. Alright? Minsan, pwede ka rin lumabas. You can actually go out. No? Have some coffee outside. Talk to your friends. No? Basta kailangan at least 1 hour wala ka sa trading zone para ma-reboot yung mindset mo. Hindi ka nag-ahabol. Especially if you're actually on a losing trade. Alright? Or losing streak. That's it for now, Miranda. Simple tip. Life of a trader. Para po sa inyo. Maraming salamat. And I love you 3,000. Kung gusto niyo po itong video na to, please don't forget to click on like and subscribe to our video at maraming salamat po. Thank you, Miranda.